Yan, good morning. Morning. Ayan, ngayon ay araw ng Monday. At Monday na Monday, ayun ang trabaho ng isang bata. Galing niya. Sana all. Pagka umaga, nagkape lang at nakahiga na doon. Ay, umayos ka dyan ha. At maya-maya ay punta ka na sa tutor. Doon. Dito lang. Iahatid kita. Ayun mo. Yan o. Bumangon bigla nung sabihin ko na mag-tutor. Ayan o. Ngayon ay Monday pero ayun ang makulimlim ang panahon at umaambon ng pinong-pino. Maliliit ang ambon. Yan ang ambon na kalaban ng namumulaklak na mangga. Kawawa ang mga, ayun o, yung pinsan ko, o, nagbobomba ng mangga yun. Ay, mayroon yata siyang mangga. Ito! Chris! Ay, hindi ako maririnig. Baka binibenta yung mangga. Ay, parang may manggang hilaw na sakay sa jeep. Parang nagbibenta yata ng mangga. Ano, ayan, so ngayon dahil ang panahon ay umaambon at delikado sa akin kasi ako medyo inuubo na nga, ayoko munang magbasa, ayoko munang sumugod sa, hindi magbasa, ayoko munang sumugod sa umaambon. Kaya hindi muna ako makakapunta sa kubo ngayon, ewan ko lang mamaya. So habang hindi pa ako makakapunta sa kubo, eto yung naisipan kong gawin. Ayan o, nag-start ako mag-brush nitong ibabaw ng balustre namin. Kasi, tagal ko nang hindi nagagawa yan. Yan. Dati kasi ito may mga nakapatong dyan na paso. Tinanggal ni ate at nilipat, binaba doon sa gilid. So, eto ngayon. Marumi at saka basta maalikabok siya. Kaya babrasin ko muna ha. Wait lang. Diyan muna kayo ha. Yun no? Yan, zero. Natanggal ko na yung alikabok at lumot ng ibabaw dahil sa nababasa ito ng ulan. Okay, at ngayon naman ay itong sahig naman ay pupunasan ko kasi napagsakan, natuluan. Parang may kailangan akong lagyan ng bleach. Wet lang ha. Yan muna nating mababad. Bababa rin. At itong mga to, mga lumang upuan to, bababarin ko rin yan sa bleach. Kasi, iba na kulay. Itatry kong ibalik yung dating kulay niya. Ito, galing sa labas tong paso na to. Kaya marumi. Puro talsik ng lupa. Puting-puti itong paso na to. Naging kulay brown.
naka-ready to. Kulay, eto yung kulay nito. Meron pa siyang konti. Ilalagay ko rin dito para magmukha siyang bago. Yan. Ito yung plant rack na to. Ako rin ang gumawa niyan, kaya ganyan ang itsura niyan. Basta ko lang pinagdugtong-dugtong yan, oh. Kasi hindi pa ako nagbablog noong ginawa ko yan. Wala akong magawa. Bumili ako ng kahoy, wala namang available na gagawa. Eh gusto ko nang maglagay ng halaman. So, tinry ko kung kaya ko. Eh pinagputol-putol ko lang naman at pinagdugtong-dugtong. Oh, ayan, okay naman. Nung nayari ko na, nung nagawa na, nakita ni tatay na hindi ganun katibay. So, nilagyan niya ng brace sa likod. Eto. So, itong kahoy na to. Kaya meron niyang kahoy sa likod. Si tatay ang naglagay niyan. Nilagyan niya ng brace. Kaya nga ganito kagaspang to eh, oh. Kasi, hindi ako marunong magkatam. Hindi ako marunong gumamit ng sander, ng, ang tawag dito, ng grinder. So, natatakot akong gumamit kasi never pa ako nakakaranas gumamit noon. So, kesa madisgrasya, di pinagkabit-kabit ko ng hindi makinis. Nung napinturahan naman, hindi na masyado malata. Basta, at least nakabuo, diba? Ayan. So, nilinisin. Ay, be! Anong oras na? 8:35 na. Mag-8:40 na. Mag-ready ka na. Dalian mo. Dalhin mo dito yung ponytail mo at saka yung suklay. At susuklayan kita, ihatid kita doon sa mag-tutor sa'yo. Diyan lang naman. Malapit lang. Be! Bebe! Tama na ang cellphone! Dali mo dito, ponytail mo at saka ano. Diyan yung mga damit na. Wag yan. Meron pa eh. Meron pa dyan eh. Wag mo muna buksan yan. Binili kasi ni ate ng ano. Binili kasi ni ate ng bagong mga Sanrio. Gusto kong magbabuksan na agad. Hindi pa naman ano. Hindi pa naman marami ka pa namang gagamitin na. Mamaya ka na lang maligo pagkatapos ng tutor. Ha? Para bagong ligo bukas. Hali na nga gumising. Tabi mo to. Pagpulbot. Hatid kita. Dalhin mo yung ano mo ha. Dalhin mo yung lapis at saka papel mo. Ha? Basta dalhin mo, yun ang sabi sa akin. Dalhin mo daw ang lapis at papel. Yun lang ang sabi sa akin, pero hindi ko na. Itanong kung magkano. Tanong pa natin kung magkano bayad. Bahala na si Batman. Si Jericho, isang dyan na po. Hindi ko pa natatanong kung magkano bayad. Ayan. Wait lang ha, wait lang. Nag-aayos pa si Bebe. Atid ko muna si Bebe. Bakit? Diyan ka lang. Si Pipay laging gustong lumabas. Kausapin ko rin muna yung mag-tutor sa'yo. Actually, hindi naman malayo at hindi naman iba kasi asawa ng kapatid ni tatay ang mag-tutor. Eto, nandito lang. Malapit lang dito. Eto lang sa kapitbahay. Yung isa sa binibigyan ko ng saging at saka ng binibigyan ko nung tilapia na galing kay Kanoy TV. Aga pa naman. 9:15. Ayan na, lumabas na. Gagalingan mo, ha?
Makikinig ka. Susunod ka pagka ikaw ay pinapabasa. Pag ano, makikinig kang mabuti ha. Para mabilis ka makabasa. Hello, good morning. Akala ko yung mamaya pa. Mag-alas 9 na. Ah, okay lang. Hindi, 8:45 pa naman eh. Mag-fresh muna daw siya. Hindi pa naman. Aga pa naman. Ayan, ito yung bahay ng bayo ko. Kapatid ni tatay na bunso. Dati dito ako nakatira. Nung buhay pambihanan ko. Tapos ito ay dito dati may daan pababa. Yung gate nila. Yun dati ay may puno ng mangga. So ito ay mataas dati. Tapos ito yung pababa. So inilipat nila doon yung gate nila. At ito ay tinambakan. Kaya lumawak yung garden nila. Wait lang, wait lang. Antayin natin sila. Ayan. Malamig dito. Mahangin dito. Ayun si Bibe oh. Umuwi. Dali mo, magpayong ka. Umuwi at kukunin daw yung jacket niya at siya daw yung nilala. Ha? Hayaan mo siya. Lumabas daw si Pipay. Siguro nakakahanap na ng daan yun. Wait lang ha. Kinaulit si Bibe. ginaw. Lamig na lamig si Bibe. Ayusin ang ano, ang payong. Ayos ang payong. Ako'y nakasombrero kasi umaambod talaga ng pino. Wala yung tutor. Ang ano, yung sa ito, yung sandalan. Ah, oo. Ito? Kasi nakakangalayo. Ganda nga eh. Kahit na ano, ganda. Spray. Tapos ka ano, baka lang nilagay ng taa. Baka. Oo, ganda nga eh. Ganda. Ganda na kaya besa nyo. Buti nakakita ng nakakuha ng ganito. Sa kapsa. Ganda na lang. Ayun. Ganda. Ang ingin ng aso nyo. Ganda ng kalaking ano eh. Ayan o, lumakas ang ambon. Dito kaya tayo sa mataas, mababa din. Oo, doon daw kayo lakad. Yung gamit mo. Ayan, dito sila. Dito sila sa ano. Upo ito sa... Ma-distraction niya. Hindi, alis ako. May tatanong lang ako. May hiyayon. May tatanong lang ako. Magkano daw isang session? 150. 150 na? Oo. Oh, okay. Hindi mo talaga kahit sa elementary. Oo. 150 and... Isang oras. Okay. Kasi... Yan ako sa sponsor niya. Pwede isang oras lagi araw-araw. 9 to 10. 9 to 10. Friday o ano? Oo. Hanggang Friday. Ayan o. Isang oras po, Sir Jerry's Toy TV. Isang oras po araw-araw. Monday to Friday, 9 to 10. 150 po araw-araw. 150 po pala ang bayad ngayon. Napakatagal ko na po kasi hindi. Iwanan kita. Upo na ikaw dyan. Iwanan kita kasi susunod ka ha. Makikinig ka mabuti ha. Ayan na. Ayan, iwanan ko na po at mag-alas 9 na mag-i-start na sila. Ayan, mag-i-start na sila at may mga gagalingan mo ha. Gagalingan mo, bebe ha. Gagalingan, yan ano. Okay. Babay muna. Itutuloy ko yung ginagawa ko sa bahay. Hingal si tita. Tumakbo ako pa uwi kasi ayan oh, medyo malakas ang ambon na pino. Eh, tumakbo na lang ako pa uwi at may sombrero naman ako. Hindi ko pa natapos itong ginagawa ko. Yun, hindi ko alam. Matagal na kasi parang last year. Last year ko siya nakausap tungkol sa pag-tutor dapat kay Dwayne sa anak ni ate. 100 dati ang bayad. Ngayon
150 na pala, hindi ko alam. So 150 isang araw, ay hindi, nakalimutan kong itanong kung daily ba ang bayad sa kanya or weekly. So kausapin ko na lang siya mamaya. Mamaya ulit. Okay, ang importante matutong bumasa si Bibe. Kasi iba yung turo ng tutor kaysa sa akin. Hindi naman hindi ko naman matututukan ng matagal talaga dahil siyempre nagba-vlog ako, maraming gawain dito sa bahay. So mas mabuti na yung at least may isang oras siya sa isang araw na nag-aaral talagang bumasa. Para bago mag-end ng kinder niya, marunong na siyang bumasa. Okay, wait muna. Tutuloy ko muna itong ginagawa ko. Pipa, ini ka. Dito. Ayan o. Ayan na si Bibe. Inatid na ni Vic. Tapos na. Masarap pala ang bukas yung 1 to 5. Alam mo na. Oh, lava, practice, practice. Ayan, thank you. Ano pa ang bayad nung pala? Weekly? No, nasa inyo. O daily? Kasi sa akin, nung ang bayad sa akin, arawan mo sa mga ano. Arawan. Sa inyo naman yun eh. Mamaya, hatid ko sa'yo. Oh, ganun lang. Arawan. Kasi ayan. Alam ko totoo lang, pag hindi pa ang arawan, hindi na ako nababayaran nung mga ano. Ang dami hindi nagbayad sa akin ng tutor. So, bali, magkano ba yung isang, ano, 750? Isang linggo? 750? Ayan. Oo, yung pagkapapasok may baon na agad na huwag kang bayad. Oo. Oo nga. Ay, ako, yun ang mahirap pagka-wis ni ano. Hindi, yun ay nahihiya na magbayad. Hindi yun nakalimutan. Nahihiya na yun. hindi yun nakalimutan. Nahihiyain yung magbayad. Nahihiyain yun. Oo, sige. Bago ako pumunta dyan ha. Okay. At si Bibi ay kakain muna. Pero kahit maya-maya ng konti, pagkaligo kasi maaga pa, alang ang oras, 10:20. O, oh, diba? Nag-extend sila. Kasi hindi agad nakapag-start kanina. Kasi bukas, ha? Bukas, hindi na kita hatid, ha? Ikaw na magda-doorbell doon ng alas 9 para dire-direcho ang turo sa inyo, o. Oh. Eto, o. Oh, nag-start siya, o. Oh. Ito yung tuturuan, ito yung babasahin mo. Nabasa mo na. Sure ka? Ha? Tingnan ka nga. Ah, practice nga. O tayo, ayos ng upo, ayos. Ayos, huwag ka lagi nakahiga dyan sa sofa. Paano yung binasa yan? Ah. Eh, ito, nababasa mo na to? Ha? Ano to? Ah. Ba. Ay, galing. May natutunan na nga. Ah, ba. Okay. Practice, practice, ha. At ako'y magre-ready, maghahanda ako ng iyong pagkain para sa bago ka pumasok. Pero maya-maya konti, liligo ka na, ha. Pahinga lang ng konti at maliligo na. Okay, babalik po ako. At ang akin pong ginagawa mga pala, wait lang. Ang ginagawa ko po ito. Pinipilit ko pong ibalik yung dating kulay ng upuan kasi ito po ay pinaglumaan na nakarating na binigay ni noon yung bayaw ko. Pinaglumaan, siyempre, pagluma, iba na ang kulay. So pinipilit ko pong ibalik yung dating kulay. Eh, hindi ko na po naibalik ng totoong-totoo kaya kasi sobrang effort na po talaga yung pag naibalik pa. Ay, hindi ko na po kaya. Ang importante ay nalinis ko. Okay. Abay muna at ako muna ay magtutuloy-tuloy ng ginagawa. Hindi pa po tapos to eh. Kasi yung mga paa hindi ko pa napupunasan. Okay. Abay muna. Mamaya na ulit. Yun no. Medyo iba-iba na. Iba-iba na ang tingnan. Medyo iba na ang kulay. At ito. Ito hindi ko pa nalalagyan ng ano. Pitinturahan ko pa to. Kahit pa paano kung saan umabot tong laman nito
Medyo marami pa naman, abot pa yan. At ngayon naman ay doon ako sa kusina. Kasi ang lababo namin parang barkong tatakbo, overloaded. Tingnan niyo naman. Oh my goodness. My goodness. Paano ba rin? Bilisan mo dyan, bebe. Magkuskus ka muna ng sabon. Bago pa magbuho. Ay, nagkakape si Aan? Papa! Ay, sino nagtimpla? Mami! Ay, Mami? Papa! Isang binatas. Nagtimpla akong binatas? Ikaw. Ay, hindi ba ako? Sino? Ito. Sino? Ito. Isang binatas. Pakakarte mo naman. Binatas. Binatas. Sa upo na dun. Naingit ka lang kay Yuan eh. Ay, hindi pa pala yung miin na gamot. Kasi nag-aasas ako doon na nag-aasas ako doon na nag-aasas ako doon. Uy, bibi! Nilamig ka kahapon. Pwede. Eh, hapon na yun ang ligo eh. Bibi ka nga kasi. Bibi ka nga kasi. Bibi? Kumain ka na lang kanin.
Hindi ko nga maintindihan eh, anong magagawa ko? Ay mo ayusin na salita mo. Tatapusin ko nga muna to bago ako bumalik. Ayan pa eh, oh. Dami pa. Wait lang. Magtatapos muna ako nito. A few moments later. Ayan si Bibe. Kumukuha na ng kanyang kanin. Kami kakain. Ngayon, ay wala pala ako relo. Malapit na siyang pumasok. Ang ulam namin ay yung maliit na isda. Yung mga sapsap na maliliit na pinalambot ang tinik. Opo, opo. Kain ka? Kumain ka na eh. Nagdabog na naman ng bruho. Kain muna kami. Tara, kain tayo. Ulam maliit na isda. Hindi meron pa po ganun. Ha? Ano yun? Din po. Hindi, eto na. Sinama ko na dito. Pinagdagan ko na ano. Pinagdagan ko na suka at asin. Diba mas masarap? Sarap. Mati. Try mo kainin yung isda kasi wala na ang tinik. Malambot na ang tinik. Ganyan ulam dito sa amin eh. Wala ditong ginataang talbos ng balinghoy, ginataang langka. Hindi ako nakakapag-ganun eh. Andun na? Apo. Tapakay na lang kita sa exercise ko. Dahil pwede sa mga kumakin. Babay muna. Pakain lang kami. Diba napilitan siyang kumain ng maliit na isda? Ready na si Bibe. Baon. Baon mo. Dalawang biscuit saka isang delight.
Hala, si Aan. Yan, sasakay ko na lang siya ng tricycle, tapos ipapababa ko na lang sa school kasi si ate kanina pa. Kung ipapasabay ko kasi kay ate lagi, sobrang aga. So, nagtutor pa siya ng 9 to 10, tapos kung aalis siya ng 11, sobrang magpamadali siya. Ngayon, isasakay ko na lang sa tricycle and ipapababa ko sa school. Tapos mamaya na lang siya sasabay kay ate. Diyan muna Aan ha. Bantay lang kami ng tricycle ni Ate Bibe ha. Mainit dito we. Hindi ba pilipit yung palda mo? Hindi pilipit? Ha? Isi? Nasaan ba yung... Medyo pilipit niya. Kasi itong ito. Dapat nasa gitna ito. Dun, wala naman tayong... Ang payong mo. Sabag? Ang galing. Gagamit nga yung payong na yan. Hawakan mo muna. Kaya nga ikaw binilhan ng payong para gamitin, hindi para ilagay sa bag. So, ilalagay sa bag pagkakatapos gamitin, ha? Init-init eh, oops. Diba? Di may payong tayo. Kung na lang maghahawak para mataas-taas. Yan! Maghihintay na lang kami ng tricycle para siya ay makapasok na. Yan o. Ayan, likad dito. Ayan, parahin mo ha. Ayan, tricycle na natin yan. Tricycle na dito yan. Hindi pala atin para. Yan. Okay. Ayan na, sasakay na si Bibi. Lakad. Wait lang ha. Etong bayad oh. Yes, cool. Kaya po mo? Hindi. Na naman lang isang umaga ko. Kaya lang, ang nawala, hindi ako nakapagpakain ng aso. Hindi nakakain si Tisoy. Hirap na sa ngayon, kasi nag-a-adjust pa ako. Kasi, sobrang napakatagal na kasi na estudyante ako. Kasi, si Lori ay 2017 pa nag-graduate. So, medyo nag-a-adjust ako ngayon kasi hindi ko naman na usually ginagawa na meron akong inapurang maligo, kumain. Hindi, matagal ko na hindi ginagawa yon. So, parang nag-a-adjust pa rin ako hanggang ngayon. Kaya, hindi ko alam kung paano ko i-divide yung oras ko sa umaga kasi nga sa umaga, kailangan maganda ng pagkain. Tapos, kailangan ko siyang apurahin palagi na mag-tutor pa. Pagkatapos, kailangan ko mamaya-maya pagdating ng galing sa pag-tutor, sa kanyang tutor, ay apurahin ko namang maligo. Pahipahingan kaunti, tapos ligo na. Ay, napaka medyo palibasay bata. Mahilig pang nakatitig sa TV, nakatitig sa cellphone, mahilig pang maglaro. Ayun, yeah, maya na lang, Bibe, maligo ka na, Bibe, kumain. Kaya nga, pagtanghali, bago pumasok, sinasabayan ko ng kumain para mabilis siyang makatapos kumain. Dahil dati kasi pinababayaan ko siyang kumain doon sa harap ng TV. Kaso, pag nasa harap ng TV, lalong mabagal kumain kasi nanonood siya. Kaya sabi ko, dito tayo sa lamesa kakain para mabilis lang. And tinuturoan ko rin siyang
kumain kung ano yung available na pagkain dito. Kasi napansin ko, marami siyang ayaw. Yung inalok ko ng ulam, pag hindi niya gusto, ayoko niya, nagtitiisa toyo. So, unti-unti, tinuturo kong yung tulad ng ginagawa ko sa mga anak ko dati, na kung ano yung nandito, pagtsagaan nyo, kung ano yung kaya namin ibigay, yun ang kailangan nyo tanggapin. Hindi pwedeng maghanap ng iba nang wala dito kasi hindi tayo mayaman. So, gusto kong matutunan din niya yun para, do alam kong medyo mahirap dahil malaki na nga siya eh, 10 years old na. So, hindi ko alam, hindi medyo naninimbang ako, hindi naman pwede yung ipilit ko agad yung kailangan gawin niya kasi may isip na nga siya. At maaaring nga may mga nakasanayan siya dun sa kanila dati na hindi naman niya ginagawa ngayon. Na yung mga nakasanayan niya na hindi na niya pwedeng gawin ngayon. So, ang isa lang na inaano ko sa kanya, hindi niya kailangang magtrabaho, hindi niya kailangang sa kanila kasi siya ang tagahugas ng pinggan, siya ang naglalaban ng damit niya, siya ang inuutusan sa tindahan, siya utusan talaga siya sa kanila kasi siya nga ang bata. So, dito lang siya sa bahay. Ako ang gumagawa dito sa bahay. Hindi ko siya siguro, pagdating ng araw, hindi pwedeng hindi ko rin siya tuturuan kasi mahirap din yung hindi siya marunong. Gusto ko lang ngayon, ma-enjoy niya muna yung mga hindi niya dati na-enjoy. Gusto ko ma-enjoy niya muna ngayon para naman maranasan niya na maging bata. Kasi hindi niya naranasan niya, masyado siyang maagang nagkaroon ng obligasyon. Maaga siyang natutong na kailangan kumita ng pera. Hindi naman masama, pero alam naman natin na ang bata dapat naglalaro at nag-aaral. Hindi yung mag-iisip na kailangan meron akong pera para makain kami mamaya. So, ayun lang. At sa tulong ni Sir Jerry Stoy TV, ay pipilitin namin na maiba yung nakamulatan niya na buhay. At ayun nga, ngayon nag-umpisa na siya na magpa-tutor. Yun naman po ay hanggang makabasa siya. Kasi sa math po, nakita ko magaling siya sa math. Madali siyang makaintindi sa math. So ang kailangan na nga lang talaga ay makabasa siya. Ayun lang po at salamat po ulit Sir Jerry Stoy TV sa tulong ninyo kay Bibe. And kahit po ayan, alam ko po sacrifice sa inyo yan, hindi nyo dapat inuobliga na paaralin ng hindi nyo kaano-ano, pero ginagawa nyo pa rin. And sa part ko naman po ay medyo kaunting sacrifice din kasi yung mga dati kong hindi na ginagawa ay ngayon ginagawa ko na naman ulit. So konting tiyaga pa po at sana po ay maging maayos nga ang buhay ni Bibe. Okay ba? Salamat po ulit talaga. Sobrang salamat po. And thank you po sa mga silent viewers natin, sa mga viewers natin, sa mga sumusubaybay po sa buhay ni Bibe. Maraming salamat po sa mga nakasuporta. Thank you po sa inyo, sa mga nanonood kahit hindi nagko-comment. Maraming salamat po. Basta po, kung saan man po tayo nandoon, basta ingat po palagi at mahirap po magkasakit, lalo na po yung mga OFW natin. Ingat-ingat po, ha? Mahirap po magkasakit yung walang kasamang pamilya. Okay po, bye-bye po and God bless. Ingat po tayo, ingat po tayong lahat. Sana po i-like nyo po, ha? I-like nyo po and share. Share po and subscribe po sa channel ko para po naman lagi kayong updated kung ano man po ang aking ibibigay ng mga video sa inyo. Sige po. Bye-bye po. God bless.